pare. Padpad ka na ba sa Barangay Santa Immaculada? Pare, dayo na. Basketball tayo. Patid mo naman ako siya sa misa. Oo, oh, walang problema. Basta ikaw. Sexy. Whew. Si Bebot. Ang pinaka-sexing Bebot sa barangay namin. Diwakan! Magbantay ka nga muna dito! Narinig ko na naman ang bola. Si Gordon, nanganganib na naman ang ating garden. Halika dito! Dali! Si Aling Precious. Nako, ang ex. As in, ex-barangay captain na Santa Immaculada. Sino bang mambula? Ay, yan lang pala eh. Pakulam ko yan. Si Diwata. Yan ang cute at cuddly na chimay ni Aling Precious. Eh medyo Gordon's at Pure Foods nga lang kami niyan pag ang kasama. Pero, kailangan kong magpalakas para kayo. Mami, ang aga-aga eh. Mapangit ka dun yan. Oy! Ay, si baby girl of my life. Iyan ang isa sa magaganda rito sa Barangay Santa Immaculada. Uy, ako pa kamarinig ako, magalit sa akin yun. Ang pinakamaganda pala dito sa Barangay Santa Immaculada. Ay, baby girl, para kang tindera sa karinderya. Bakit dito ka nagsusuklay, ha? Pasok sa loob, doon ka magsuklay. Tara, 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 tara. Si Rocco! Iyan ang kapre ng barangay namin. Alam niyo ba, lahat yan, dinadaan niya sa laki. Sa puso niya, alam niyo naman yan eh. Iyan din ang sidekick ni... His Excellency! Uy! Naku, laki mong kapre! Galing mo mag-cross-stitch, pero palakihan mo naman ng kaunti ang letra. Importanteng tao tayo eh. Oh. Oy, anak! Anak! Daddy! Tama na naman. Huwag ka na mag-practice ng basketball. Bayaran na lang natin ang mga kalaban mo. Hindi ayos na. Oh. Oh. Yan ang tatay ko. Si Sixto Pumaran. Eh, yan ang barangay captain ng Barangay Santa Immaculada. Eh, kung anong meron kami ngayon? Katas ng Saudi. Nako! Ang tropang Gordon ko! Oh, ano? Nag-boundary na ba kayo? Oo naman! Enter na ang practice nyo! Amin na! Sino may kagagawa nito? Diwata! Diwata! Nakita mo ang tatay niya? Eh, nagpunta sa barangay hall. Kasama si Rocco. Si Sixto? Si Rocco! Kakausapin ko siya. Si Rocco? Si Sixto! Ay, Coco, ito ba lang nakolekta mo? Pinairal mo na naman ata ang kabubuhan mo eh. Yan ang daw kaya ito, donate ni Aling Prudensya. Eh, natake paling asawa nun. Dalawang linggo na, hindi pa nagigising. Oh, ano naman kinalaman ng hindi paggising ng asawa ni Prudensya sa ating barangay? Lahat ng tao mamamatay, yan ang sabihin mo kay Aling Prudensya. At saka yung Aling Prudensyang yan eh, mali yan eh. Sarili ka pa ka nang lang iniisip niya. Hindi tama yun. Dapat ang isipin niya ang buong barangay. Yan ang taong makabayan. Tama, tama. Tama ka, Excellency. Ay, oh, Bill. Ayan. Magandang umaga po. Ano naman problema mo? Sobrang taba? Hindi po. Gusto daw kayong makausap ni Ate. Ay, naku, hindi ako pwede ngayon. Naku, busy-busy ako. Ay, sabihin mo nga yung schedule ko, Rocco. Eh, waiting to. Eh, huwag yun. Sabihin mo, pakita mo kung gano'ng ka-busy ako. Sige. Hindi naman, Excellency, hindi naman. Na-cancel yung manicure mo
Ngayong umaga? Hmm. Eh, yung na-postpone pa nga yung pedicure mo bukas eh, oh. Sige, magbilang ka na lang. Oh, ikaw, bakit ba atat na atat yung amo mo ng masinghot ako, ha? Hoy, tanong mo doon sa amo mo kung bakit atat na atat siyang makausap ako. Paktay, inireklamo na naman ni Aling Precious ang tropang Gordon dahil nakabasag na naman ito ng private property. Eh, hindi pwedeng palusot na patay na yung mga halaman sa nabasag na paso. It's the principle. The principle. Teka, tinuruan ba ako ng tatay ko ng prinsipyo? Sixto, irereklamo ko ang tropang Gordon na nakasira na naman ang private property. At huwag kang magpapalusot na patay na mga halaman sa nabasag na paso. It's the principle. The principle. Hoy, ikaw, tinuruan ko ba ng tatay mo ng prinsipyo? Hoy! Ay, ay! Pagkaingay ba ng malignong ito? Hindi! Ano ba ang problema mo, Presyosa? Itong problema ko. Ah, gusto mong turuan kita ng basketball? Loko! Ang problema ay ang itinayo mong basketball court dito sa may plaza nakatabi ng bahay ko. Oy, Presyosa! Itong basketball court na ito ay itinayo natin para sa ikabubuti ng mga kabataan na nag-aambisyong maging Jaworski, yes, at upang malayo sila, nice, sa mga bisyo, nice, na tunay naman nakakasira ng kanilang buhay. Hindi nga masisira ang kanilang buhay, ang bahay ko naman ang sira. At sinadya mo. Sinadya mong ilagay ang basketball court na yan sa tabi ng bahay ko para lahat ng bola ay sa amin pumunta, hindi ba? Hindi ba? Daddy, tama na. Hindi! Nako, Presyosa! Hindi ko alam kung bakit gayang ka magsalita. Ikaw pa naman na dating namuno dito sa ating barangay bago pa mamulat ang mga mata nitong ating mga kapitbahay at nitong ating mga kapatid. Ikaw, gayang ka magsalita. Huwag ka mag-i-speech dito, ha? Huwag dito! Nako, Presyosa, talagang kulang ka. Kulang ka sa pag-alaala dito sa mga kabataan ito na naasa pa naman sa iyo kagaya mong matatanda para maging gabay nila sa pagtahak nila dito sa mundong ibabaw! Mabuhay si Kapitan Santos! Ayan, nakita ninyo mga kabarangay, nakita ninyo ang asal na matandang yan! Oh! Gayaan ba ang dapat mamuno sa atin? Hindi! Hindi! Ito po ang inaatiwala na nagpihintita sa inyong lahat na itawag ang inyong mga hinanakit at magkasama natin bubuhin ang inyong sirasirang paso. Ay, este buhay pala. Kaya halina, tumawag po sa ating telepono bilang 424-7999. Ate Juana, itago na lamang po niyo ako sa pangalang Prinsesa Orduha. O, anong problema natin, Prinsesa Orduha? Eh, kasi po ang problema ko po kung paano ipigilin ang pagtibok ng puso. Dahil iniibig ko pa rin po ang aking ex, sweetheart. Ex? So, pinalitan mo na siya? Hindi. Ako, pinalitan niya. Sa puso niya? Hindi. Sa posisyon. Bilang sweetheart? Hindi, bilang barangay captain. Ah, so double ex kayo. Ex, sweetheart na, ex, barangay captain pa. Eh, saan kayo mas nalulungkot? Sa'yo, ito na kong kausap Pero, Ate Juana, alam mo mahal ko pa rin siya, kaya lang tumakbo siya. Bilang barangay captain? Hindi, tumakbo siya palayo dahil pinakakagat siya sa aso ng tatay ko dahil ayaw nga sa kanya. Ay, kausapin mo siya. Bakit niya ginawa yun? Teka, buhay pa ba siya? Yung aso? Hindi, yung tatay mo. Prinsesa Orduha, Ate Juana, nakikinig ka ba? Aba, oo naman. Kasi parang hindi mo naman ako maintindihan eh. Akala ko tuloy may party line tayo. Wala tayong party line. Bayad din nga ito. Ah, sige. Alam mo kasi, mahirap nga lang siya. Kaya ayaw, pinilit akong
ipakasal sa iba. Manggang hilaw, inis ang baguong sukat bawang sausawan ng sitsaron. Taba ng talangka, inihaw na tahong. Sigurado ka bang walang red tide ngayon? Sa ang bansa ka nakarating?